As a breadwinner, napakasarap na mabigyan mo sila ng magandang tulugan kasi nga dati kami, ano kami, kumbaga wala kaming kuryente, wala kaming maayos na, hindi ako iiyak. Di ba iniwanan nga niya ako? Oo, mali si Pogboy. Ay, nako, makikita niyo talaga ang video. Grabe ang iyak. And hello sa mga nagiwalay na dyan, shoutout sa inyo. Ayun na lang, bahala kayo. Hello guys, good day. So welcome to our Creative Management, another interview with another power couple from Team Bugok. So please welcome Togo TV and Adeng Blanks. Hello. And so just like the usual, pag-uusapan natin dito yung kanilang success journey doing the content creation, ano yung mga pinagdaanan nila being content creators. So kwento nyo sa amin, paano kayo nagsimula? So, ikaw muna, Adeng. Paano ka napasok sa... Although, familiar naman yung mga audience natin that you're part ng Team Bugok, pero paano kayo nainganyo ni Boss Norbin and ni Ma'am Lovely to do content creation? Ako po kasi, di ba, lagi akong kasabot ni ate dati para iprank si kuya. So, maraming naghahanap sa akin sa mga comment section, asan yung page ni Adeng, ganyan, may page ba siya? Kung wala, gawan nyo na. So, parang na-inspire ako kasi total tinutulungan naman kami ni Kuya. Sila Kuya yung nagpupursige sa amin na parang collab-collab kasi. Oo, ganun. Tapos, ayun, ginawan ako nila Kuya, nila Balot ng page. Tapos, nagulat kami, talagang nag-work siya. Talagang pinapalo nila. Tumataas yung followers niya. So, before, ganun. You started na wala ka pang page. Parang wala. Sumasama lang kayo dun sa vlog. Oo, oh, okay na ako dun sa ganun. Tapos, gusto pala ng mga tao na maging may makita ka kasi, rin, kumbaga, may sarili ka. Kasi kumbaga nag-demand na yung audience na mag-create kaya ng sarili mo para mas napapanood ka rin sa sarili mong page. So, technically, si ano yun, nung na-invite kayo ni Boss Norbin, na, I mean, sinasama kayo, nag-ano rin kayo, nag-decide din kayo agad or may hesitations ka pa nung una na baka nahihiya ka or... Kasi hindi ako sanay talaga, parang nakakahiya naman magbablog ka. Parang kasi nasa isip ko, ako lang magbablog mag-isa. So, sabi naman nila kuya, tutulungan ka namin, hindi ka mag-isa dyan, kasama mo kami. Kumbaga, tinulungan nyo kami kung paano makaangat, nandiyan kayo sa likod, tutulungan din namin kayo. Oo, so yun guys yung sinasabi ni Boss Norbin last time na na-interview natin siya, tsaka si Ma'am Lovely, na nung time na nag-trending na sila, nag-start na sila mag-content, talagang hinila nila pataas yung mga kasama nila sa bahay, pati mga kaibigan nila, to do the content creation also. So ikaw naman, Togo, paano ka naman nagsimula? Sino naman yung nag-push sa'yo? Ano sa akin, Boss? Naitan ako ni Balot. Si Balot, okay. Balot official. Binigyan niya ako ng page na 22 followers. Okay. Kasi, extra page niya. Oo, boss. Okay. Kasi nakikita niya ako eh. Kasi nung panahon na tambay lang ako eh, nagda-diaper ako, boss. Diaper challenge, boss. Ah, okay. Nung panahon ng pandemic. Oo, pandemic. Diaper ako. Ano yan, sa mismo account ko lang yun. Nag 2.2 million sa account ko. Pero wala pang monetization nun. Oh, wala pa, boss. Wala pa, okay. Tapos... Parang ginagawa mo lang as katuwaan. Naging barkado ko si Balot nung since 2017, okay. 18, ganun. Na-invite niya ako na, push kita, tara, mag-vlog ka. Kasi may potential ka, sabi niya sa akin, ganun. E di, ako, go lang naman ako ng go. Grabe agad, oh. Siyempre, para sa akin, mahihain din ako. Siyempre, iba na yung pupuntaan ko. Hanggang sa sinama ni Balot dito sa Pulilan. Oo, sa Pulilan. Ba't taga saan ka ba dati? Tagig. Taga-Tagig kasi si Balot before. So, kung nalumipat na kayo dito, tapos doon na nagsimula yung content creation journey nyo. Tapos, ano yun, boss? May pinakamasakit na nangyari sa akin nung nagpunta ako dito noon eh. Pahit pa kasi ako nung boss. Oh, okay. Sumataba-taba. Mukha daw akong addict. Seryoso? Dumating siya, hindi ko siya kilala. Sabi ko, busy tong Balot na to. Nagdala-dala pa ng addict dito. Ayun yun, boss. Tahimik lang ako nun. Okay. Ayun, naniniwala lang so, ako dun sa ano. Dating lulong. dating lulong, yun, totoo. Anyway, so nagkwento mo yan. Sige, maganda yun. Ayun. Dumating ka dito, talagang payat ka pa. I mean, payat talaga, boss. Talagang ganyan. Okay. Wala. Tapos yung ganito ko, di ko masukat. Tapos sakto sa isang daliri. Hanggang sa finish na ako ni Balot na... Sige, mag-vlog ka na. Ipamonetize natin yan. Kasi yung 22 followers ata na yun, boss, di pa-monetize yan. Di pa-monetize. Tapos wala pa akong alam sa mga violation. Kasi nagsisimula ka pa lang naman. Tsaka nahugot ka lang ni Balot to do content creation. Tapos meron akong ano, boss, eh. Isang video pa na trending. Kasi nakasira ako ng pader, boss. O yung tugtog na... Yes. Sa may dala kami speaker. Yung kapitbahay nung sa amin. Pag sumayaw ako nang nakaganyan ako sa pader. Tapos biglang gumagano-gano, tapos bumagsak tayo yung pader. Oo, alala ko natatandaan. Ayun.
hanggang sa sumama na ako dito ay Balot. Dito na ako natuto. So si Balot yung naging entry mo dito sa Team Bogok? Tapos si Balot din yung nagpaalala sa akin kay Kuya. Mm, okay. Tapos yung time na yon, parang nag-apply ka ba as member ng Team Bogok or automatic na lang yon? Ano? Nag-blend na lang, gano'n. Hanggang sa, araw-araw kasi ako sumasama kay Balot nun eh. Kasi sa, si Balot may bahay doon sa Priscilla. Mm-hmm. Pag nag-edit siya na dito. Yes. Kaya yun, naging close kami ni Kuya. Yun po, si Balot official po kasi is the resident editor nila Boss Norbin tsaka ni Ma'am Lovely. So yun yung naging story nila. Si Balot ang pinaka-entry mo doon sa Team Bogok. Pero ano naman yung naging struggles ninyo na pinagdaanan during the content creation journey ninyo? Namaya ako natatanungin yung love life. Yung content creation ako journey. Muna. Yung sa akin, boss, di ba, pangalawang page ko na to. Yung unang page ko, ano ba, parang gumawa na lang din ulit si Meta ng parang violation. Ewan kung may nagawa kong content, tapos parang 3 months naman yun. Yes. Tapos gumawa na ako ng page na isa. Hindi siya maayos. Ngayon parang may ginawa ka, boss, nagsama yung dalawa. Pinag-merge natin yung dalawang page. Ngayon nagsama. Yun yung one Adeng Vlogs na 1.1M followers ngayon. Nag-isa na lang siya. Correct. Wala na yung dating Adeng Vlogs. Tapos yung una na yun, akala ko wala na kasi wala pang creativity noon. Tapos nung dumating ka po, grabe. Nung dumating ang creativity kasi wala nang pag-asa kasi kumbaga hindi mo alam kung dahil wala nga po kaming kakayahan na talagang sino yung makakausap namin sa Meta. Kung sino ba yung mga pwede namin lapitan, ganyan. Wala talaga, wala nang pag-asa kasi 3 months talaga. Talagang down na down. Breadwinner kasi ako, guys. So, talagang sa akin umaasa ang family. Kumbaga... Umiiyak. Kumbaga lahat, kailangan maging matatag ka kasi nga, ikaw lang inaasahan ng family mo. Correct. Kaya nang dumating talaga ang creativity management, grabe ang pasasalamat talaga. Just to add lang dun sa story... pinakilala sa akin ni Sir Norby nung time na meet ko na sila yung buong Team Bogok. So si ganito, si ganyan, tapos may kanya-kanya silang mga pages na that time tatandaan ko may problema si Adeng dun sa page niya kasi hindi nga ma-monetize. Pero may existing followers na, I think medyo mataas na, pero 100. Hindi pa nasa 100,000, no. Ang problema, hindi pa ma-monetize. Gumawa siya ng isang page na yun yung nagmo-monetize. Apo. I think that time. Ibig sabihin, may dalawa siyang minemaintain na page. So meron kasing tawag dito sistema or merong way sa Facebook wherein pwede mong pagsamahin yung dalawang page. Mm-hmm. This is the page merging, guys. So yung page merging, as long as pareho yung name ng page and pareho yung content na nilalagay mo doon, yung ginagawa mo doon, and you own that two different page, pwede mo siyang pagsamahin. Ililipat mo yung followers ng isa doon sa isang main page mo. So kaya nangyari, yung isang page na din na una, nilipat natin yung followers na doon sa pangalawang page na ginagamit niya na ngayon. So, nadagdag tuloy yung followers nung una niya. So, hindi na sayang. Hindi na rin siya nahirapan to maintain 2 different pages kasi pinag-isa na lang natin siya. So, given that, more than 1 million followers ka naman ngayon. Yeah. Oh. Pero boss, grabe din. Last September 2023, ano yun boss, nag-ano siya, di ba, hindi ako makapag-upload. Ang nangyari sa kanya, hindi siya makapag-upload nang walang dahilan. Super healthy ng aking page. Tapos, bigla na lang siyang hindi makapag-upload. Tapos, nag-chat si Boss Edmar. Ang sabi ni Boss Edmar, kinabahan ako po, sabi mo. Adeng, try kang mag-upload. Oo, mag-upload sa page mo. Ay, nako, makikita niyo talaga ang video. Grabe ang iyak. Oh, so, ayun po. To inform you guys, and yun nga, alam niyo naman, ako yung resident troubleshooter ng Team Bogok, as far as also the owner ng CreaTV. So yun talaga yung in-offer natin sa mga content creator, troubleshooting support. Si Adeng, last year, nagkaroon siya ng problem na hindi rin namin ma-determine kung ano talagang pinaka-problema kasi wala siyang violation. Opo. Wala siyang notable violation doon sa kanyang page quality. And wala naman siyang restrictions. But eventually, hindi siya makapag-upload doon sa mismong page niya ng photo tsaka ng video. Pwede lang siyang mag-share. Text, boss? Yung text. Pero yun nga, restricted siya. So, kumbaga, despite na marami ng followers niya, wala naman siyang violation, wala siyang restriction. Hindi kami makapag-upload, hindi sila makapag-upload. So ilang months ko siyang inappeal several times, nare-reject nung una hanggang walang update. Hanggang eventually kahapon,
good news. Ayun, nabalik. So, sabi ko, boss, 6 days na lang, 5 months na talaga. Sabi ko, wala na talagang pag-asa. Sabi niya, hindi, huwag ka mawala ng pag-asa, hindi ko susukuan yung page mo. Yun yung natatandaan ko. Kaya talagang... Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, every problem nila na encounter. Hindi kasi siya madali. Gusto rin natin i-clear na yung troubleshooting ng mga social media violations or restrictions, hindi lang naman sa Meta, sa ibang social media platforms, hindi siya madali. But at the end of the day, if ever pinahandle niya sa creativity, automatic yan, hindi natin niya susukuan hanggat hindi yan maayos. Hanggang minsan sumusuko na lang yung may problema sa page, ba't ako na yung nagsasabi, gawa natin ng paraan, antay pa, kasi hindi naman namin din sinusukuan every social media violations ninyo. Kasi naiintindihan namin, katulad si Adeng, breadwinner siya eh. So, kumbaga, isa yung pagko-content sa nagiging source of income niya for you to be able to help dun sa family mo. So, ano naman yung, ikaw naman, Togo, ano yung mga naging struggle mo naman? May struggle din ba si Togo? Ewan ko, boss, kung naaalala mo pa yun eh. Unang-unang sagot ko yun, boss. Naayos mo na yung kay ni Pacboy, yung content ko nun, yung dinilit. Dinilit. Yes, ako. Tapos nag-trending kasi siya. 10.9 million views. Tapos, wala pa atang 10 hours, 8 hours pa lang. Oo. Yes. Tapos, nung nawala siya ng 8 ng gabi, sabi ni kuya sa akin, na message ko daw si Boss Edmar na kay ni Boss Edmar yun. Tapos, nung minessage ko si Boss Edmar, within 30 minutes, okay na. Oo, okay na. Na-appeal na namin siya agad. Yun yung isa din sa usual violations. Kapag meron kayong mga content na re-remove, it's either minor or major violation, meron yung initial appeal na ginagawa. Chances are, sa unang appeal pa lang, mare-restore na siya. Pero kung hindi talaga, nadi-disagree siya, pwede natin i-appeal pa direct dito support. So parang may opportunity pa for us na ipaliwanag, i-explain yung scenario and bakit kailangan siyang ma-restore. So, kay Togo and the rest of other, si Adingding, may experience din niya ng violations before, nasusolve naman natin siya eventually. So, good thing at least after that, nagtuloy-tuloy na rin. Ilan na yung followers mo ngayon sa Facebook? 800. Close to 1M na. So, sila po ay member and part ng Elite Circle, Creative Elite Circle Awardee. Especially si Adeng kasi meron na siyang 1 million followers sa Facebook. Meron na siyang emblem kung natatandaan yung grand launching namin. Pero may pangalawang emblem siya na ibibigay natin sa February 25 dahil nakahit siya ng more than 1 million followers na ngayon sa TikTok. Sa TikTok. So more on TikTok na ginagawa mo, yung mga vlogs mo, pinopost mo rin doon from Facebook. Tapos nag-ano ako doon, nag-affiliate para affiliate. Extra income din. Oo, so another opportunity sa TikTok guys, wala kasing monetizations yung videos doon, but if ever you want to promote a product, a brand ng ibang business owners, kikita ka through affiliate marketing. So isa yon sa nagiging source of income din ni Adeng and other content creators pa. So ano naman yung, since nabanggit mo kanina, breadwinner ka, ano yung naitulong ng pagbablog mo sa family mo? Nakabili kayo ba kasyenda? Nakapag-ano na kami. Meron na kaming lupa ni Kileng, pero hindi pa talaga siya totally sa amin kasi hinuhulugan na namin. Hinuhulugan pa namin siya. So, at parang, least you start the investment na. Tapos, as a breadwinner, napakasarap na mabigyan mo sila ng magandang tulugan kasi nga dati kami, kumbaga wala kaming kuryente, wala kaming maayos na, hindi ako iiyak, wala. Ayun, proud ako. Wala kaming maayos na higaan, as in talagang sobrang hirap, tas anim kaming magkakapatid, kaya lagi ako dito kalaate, ganyan. Tinutulungan nila ako na makapagbigay kala sa mami ko, dun sa mga ano ko. Tapos, di ba nawala pa yung daddy ko, tas sobrang hirap. Ngayon, ang ginagawa ko, talagang kahit wala yung page, nag-ano nga ako sa may TikTok. Ano ba? Nag-affiliate ako sa TikTok, tapos meron mga brands na nagtitiwala sa akin. Kaya monthly, meron din akong kinikita talaga. Kaya sobrang maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa akin dyan. Tsaka, alam mo yung mga naipupuntar ko sa kanila, nabigyan ko na lahat ng kapatid ko ng tingitigisang phone, pati ang mami ko. Yay! Tapos, galing. Nakakatulog na sila sa magandang higaan ngayon, may aircon na, tapos kaya na namin kumain ng mahigit pa sa 3 beses sa isang araw. So guys, hear it from Adeng Vlogs.
one of the pioneer member ng Team Bogok. So kung paano nabago ng content creation yung buhay niya, paano siya nakatulong doon sa mga mahal niya sa buhay. Kasi I remember say, si Sir Gaby nung launching natin, sabi niya nga, ang pinaka trophy natin, especially content creators, is makatulong tayo doon sa mga mahal natin sa buhay. So yun yung ginagawa ngayon ni Adeng na true content creation lang, paggagawa lang ng content, talagang may naipupundar. It's because yung monetization ngayon, sa lahat ng, halos sa lahat ng platforms available, meron sa YouTube, meron sa Facebook, meron din naman sa TikTok, pero under ng affiliate marketing nga. And the good thing about that, as part ng sa CreateTV, meron tayong brand collaboration. Sabanggit ni Adeng kanina na may mga nagtitiwalang brand sa kanya because most of the brands are looking for influencers, content creators na mag-promote ng kanilang products through influencers and content creators. So sila yung buhay na patotoo na may maayos na collaboration between brands and the content creators. So anyway, pasok naman tayo dun sa Lab Life kasi okay na yung gano'ng ano eh. Hindi, bago ko makalimutan, bago mag-Lab Life, ikaw muna, ano pala yung naipundar mo naman sa pagko-content? Napundar ko, boss, ano? Yung Ferrari sa labas, sa'yo ba yun? Hindi, di sa kanya. Hindi siya, yung kapitbahay ata. Kay daddy yun. Sa yung chopper. Chopper? Hindi, boss, ano? Ano napundar mo? Dati, mga kapatid ko, ano yun? Patigil-tigil ang pag-aaral dati. Okay. May isang kapatid ko na nag-aaral na sa private. Ilan ba kayong magkakapatid pala? Apat, boss. Ikaw panganay? Pangalawa po. Pangalawa, okay. Ako lang lalaki. Okay, okay. Ayun, napag-aral ko siya ng, gusto niya kasi sa ano, sa yung hinuhulugan pa. Okay. Sabi ko, sige, no problem. Eh, kumikita naman kuya mo eh. Saka yung isang pinsang ko. Natulungan mo din. Pero mo yung turn around ng buhay, no? Nung sabi mo, nasa Taguig ka pa lang, eh, parang hindi mo alam kung mukha pang addict, sabi mo. Tapos ngayon, ng kapatid, tsaka ng pinsan. Ganun naman talaga, kung ibibigay talaga sa'yo ni God, ibibigay talaga niya sa'yo. Exactly, kung bakit nilaan ni Lord sa'yo yung, ano, yung saka, blessing tsaka opportunities. Hindi ganyan bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya panalo. Correct, totoo yan, totoo yan. Kaya sabi ko sa kanya, tiwala ka lang sa page mo. Oo, maayos at maayos. Ako na hindi talaga, nawala na akong tiwala. Sabi mo kagabi, almost pasuko ka na, di ba? Opo, boss, grabe talaga. Tapos meron pa akong, ano, boss, dati yung TV namin. TV namin, boss, yung mataba yung may likod pa. Ayun, CRT. Sa likod, boss. Ayun. May antenna. Ayun yung... Sisigaw. Okay na ba? Okay na ba? Okay. Siyempre, may problema pa ang inaarap ngayon. Pero, kaya na ni boss, Edward. Oo, correct, correct. So, meron kasi existing tawag dito. Hindi naman siya problem, pero may hindi lang ma-receive pa ni Togo yung income niya from Meta or from Facebook. But, we are working on it naman na maayos. But for sure, maayos yan. Kasi under ko ATB yan eh. So, matik yan. But anyway, yun yung isang additional na gusto nating ipakita sa mga followers and fans ninyo na talagang malaki yung naitutulong ng content creation sa buhay ng mga content creators. Especially yung iniisip nyo na pagbablog lang siya. Oh, buti yun. Dati addict lang eh. Dating lulong. Tumutulong lang. Dating lulong. Anyway, yun nga. Kumbaga, dalawang buhay na patotoo from Team Bogok na sinasabi nila na ito yung na ipundar nila at na itutulong nila because of doing content creations. So, doon pa lang alam mo na malaki yung future ng content creation sa Philippines. And hindi lang naman sa Philippines kasi ibang bansa din may mga content creators. And iba-iba lang talaga tayo ng niche and interest na pinapakita. Pero sino yung isang question dyan is... for sure marami kayong mga ginawa, may mga ginawa kayong mga iba't ibang vlogs, iba-iba yan eh. Pero paano kayo na parang na dive in na sige i-push natin yung comedy pranks kasi mas gusto to ng mga tao, parang ganyan. Or talagang natural kasi komedyante kayo or di kayo mahihiyain, ganun. Naisip nga po namin, sayang yung mga dati naming mga ano, pag nagsasama po kami malala talaga. Mas malala? Opo. Kaya lang magkakaroon lang ng bailation kasi talagang grabe, boss. Di, boss, kasi ano eh. Kung baka, hindi basta-basta pwede ka mag-upload eh. So at least, tinitignan natin kung acceptable ba sa Meta or hindi kasi mamaya, iniiwasan nilang magka-violation, guys. So mas masarap kasi. Pag natural. Pag nakikita mong mas masaya yung tao. Exactly. So that's the reason more good vibes yung pinapromote sa atin ng Team Bogok and also ni Adeng tsaka ni Togo. So anyway, dive in naman tayo doon sa paano kayo nagkatuluyan? Paano kayo naging mag-vlog? Hindi, kagaya nung sabi ko kanin sa'yo, boss.
Siya nagsabi sa akin noon, addict daw ako. Di ba, sa'yo yun? Ito muna, history muna. Ang naabutan ko pa that time is Adeng tsaka si Pacboy. Mm-mm. Love story and tandem pa nila. Ah, di ba, iniwanan nga niya ako. Oo, oh, mali si Pacboy. Ay, mali siya. Pinili niya si Che. So ngayon, ang ganito po ang naging kwento. Si hindi, oh, okay na yun. Okay naman kami. Wala naman kami samahan ng loob. Tapos ngayon, parang pinartner, nagpartner kami ni Besang. Tinitingnan namin kung mag-work kami. Kaya lang, boss, Merly siya. So hindi kami nag-work. Tapos si Togo po, yun nga, hindi nila na siya ni Balot. Ang nangyari, may gusto na, since 2020 pala, boss. Nainis ba ito, inis? May gusto pala siya since 2020 pa. Ay ba, talaga. Secret admirer. Oo, tapos, ang nangyari na, nagpunta kami ng Baguio, binablog-vlog kami ni Besang. Kumbaga, pinupush kami ni Besang. Kasi nga, yung pala, sinasabi niya kay Besang na may gusto na siya sa akin. Ngayon, lasing siya, no? Umamin siya, may gusto siya. Opo, boss, umamin siya. Tapos, lakas ng loob, eh, no? Lakas ng loob, boss, eh. Dahil hindi po ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Tapos, kinabukasan, no, hindi siya lasing, tinanong ko siya. Sabi ko, may gusto ka ba talaga sa akin? Sabi ko, ganun sa kanya. Nung may masmasa na. Opo, kasi mas maganda kung talagang wala ano ng alak. Tapos ngayon, sabi niya, wala daw. Ah, siyempre, boss, eh, lalaki ako. Ah, nahiya ka pa. Huwag mo na makagat. Ah, hindi lang ba? Tapos, eh, meron ako nakakausap-kausap na, ano, hindi rin sila mga vlogger. Nagsiselos siya. Sabi ko, ba't ka nagsiselos? Ay, nasa walang tribute, tapos? Opo. Hindi niya nahalata nun, boss, na ano, kada iinom siya nga, sumusunod ako sa kanya. Lahat ng pupunta akong inuman. Birthday ni Bebe, nung kapatid ni ate. Lahat ng pupunta akong inuman, pumupunta siya. Ano, nag-away sila ng kapatid niya. Tapos, inamin ko sa kanya, sinampal niya ako. Tapos doon tinanong ko sa inabukasan. Paano boss, hindi na ako naniniwala kasi tuwing ginakausap. Baka nagpa-prank lang? Hindi. Ano po kasi tuwing kakausapin ko siya ng matino siya, hindi daw, wala akong gusto sa'yo. Bakit? Hindi seryoso. Kaya nawala na ako ng ano. Tapos nung ano boss, nung pagkasampal niya sa akin, nung ginabukasan, tinanong ko siya, din niya daw alam. Tapos yun, tuloy-tuloy lang, kinokontent kami ni Besang. Oo, si Besang. Opo, tinutulak-tulak kami dalawa. Tapos tinulungan din kami na kuya, yung sana, yung hulog pera. Yung hulog pera, doon ko talaga nagpera. Oo, yung hulog pera na magkikiss. Oo, yung kailangan ko ng pera, nanghiram ako kay ate. Bago makuha yung, ano, kailangan tulungan ako ni Togo, mas nakarami pa siya. Ay, pero in fairness, yung transition naman from Pacboy tsaka Ading, nagustuhan din ng tao yung love team nyo talaga. Opo. Talagang may tudeng kayo eh. Nung isang araw lang, boss, hindi kasi talaga kami magkasama nito. Di ba hindi po kami nakakapag-upload? Akala ng mga tao, hiwalay na kami. Tapos, meron kami isang followers na taga Pampanga yata po. Oo, may anxiety siya, boss. May anxiety siya. Patient lang to. Opo, naglasing siya nung isang araw. Naglasing siya. Tapos, magpapakamatay daw siya kasi baka daw hiwalay na kaming dalawa. Opo, grabe! Ganun na grabe na-attach. Grabe ang mga tama sa tao. Oo, ganun na na-attach yung mga tao, yung mga followers sa tandem, sa real-life tandem nilang dalawa. Kasi, yun nga, kumbaga na, nasubaybayan nila for sure. Itong tao na to, nasubaybayan nila for sure. But wag po kayong mag-alala, buhay na buhay po ang buhay love team. Hindi po kami makikisabay sa trend. Hello sa mga nag-iwalay na dyan, shoutout sa inyo. Ayun na lang, bahala kayo. Anyway, balik tayo sa hiwalayan. Anong masasabi niyo sa hiwalayan ni, ano? Chismis na, joke lang. Wala pong chismis sa creative management team. But anyway, yan po, yung kabuuan ng content creation journey nila. So ngayon, before tayo mag-end, meron lang akong mga, may ano lang tayo, may papipiliin lang ako sa inyong mga questions. Dalawang item lang naman to. Sa isang papel, may nakalagay doon kung anong item yung pagpipilian nyo. Tapos sabihin nyo lang doon kung ano yung pipiliin nyo at bakit. Okay? Sige, yung mga options, mga pagpipilian natin. Nakakatakot okay. Na may mga ganyan. Hindi naman to mat. Kanina, joke lang yung mat eh. So first, yung una natin. Parang ano to, yung alam mo si Tito Boy, yung or chocolates. Uh-oh. So, parang ito hindi naman. So ito. First question, TV or creative? Creative boss. Oh yeah, creative daw. Anyway, bakit creative? Creative guys, kasi talagang kahit hindi ka mail, sa lahat ng mga content creators dyan, talagang kailangan nyo ang creative dahil nga, kagaya nyo, pag nagkaroon ng violation, kahit sobrang liit lang na violation, lalalayan pag walang creative. Yes. Ayun nga po, to sum it up din, dun sa troubleshooting, since resident troubleshooting kami ng CreaTV, we started CreaTV to help talaga manage yung mga aspiring and existing content creator. So one of our talents, most of our talents din, nasa Team Bugok and other content creators pa, iba-iba po yan ng niche and interest na ginagawa. So ang goal po namin sa CreaTV is tulungan sila sa mga problems nila. Kasi ayaw natin may content creator na nagki-quit
or nawawalan ng pag-asa, it's because meron siyang social media problem or violations, restriction. So tumutulong po kami to solve that. So mayon, katulad ng nabanggit nila kanina, may violation si Togo na naayos natin, may violation si Adeng na naayos natin. Despite ng maraming violations yan, hindi natin yan sinusukuan. Talagang gusto natin masolve yan para magtuloy-tuloy yung journey nila. Kasi alam din namin na may reason bakit sila nagko-content. Passion nila yan, and also nagiging bread and butter nila to, nagiging opportunity nila to para makatulong sa kanila at sa mahal nila sa buhay. Mm-hmm. So that's the reason, maraming salamat din sa pagpili ng CreATV and pagiging pag-oo nyo na maging part ng CreATV. Ayun. So next, second, Facebook or TikTok? Facebook, boss. Facebook. Ikaw. Facebook. Iba rin ang Facebook, no? Iba po, versus TikTok, eh. So huwag na natin tanong. Saan hindi ang maroon sumayo, boss? Sa TikTok kasi more on sayaw. Oh, so next naman, ito since mag-February 14, mahal na araw tuloy. Araw ng pag-ibig. Ano yung, ito naman, para sa'yo to, ano yung gusto mong ibigay ni Togo? Cash or gifts? Gifts na lang kasi regalo, cash lang. Regalo. Iba kasi pag ano. Pero may regalo ka na. Okay naman na. Wala. Wala po. Mabalik na sa sarili ko, boss. Pwede ba yun? Balad niya sarili niya? Hindi, ayoko na sa'yo. Charis. Next. Ito. Very controversial. Monetization or violation? Monetization! Wala namang may gusto ng violation. Eh. Automatic lahat ng vloggers, monetization. Okay, next. Drama or pranks? Prank. Kasi doon talaga yung gusto ng tao. Mga good vibes talaga. So, next. May robust dito. Ay, mas sakit to. Ba't nasa'yo, boss? Sa'yo yan. Binigay. Sa akin yan, to. Tatago ko to. Oh, tingnan, saktong-sakto. Robust or chocolates? Anong gusto niya? Ay, parang may something, ha? Ikaw. Robust or chocolates? Sabay tayo. Sabay tayo. Sagot. Tiyo. 1, 2, 3, go. Robust! Oh, bakit robust? Hindi kami kumakain chocolate po. Ah, talaga? Pero kumakain ko robust. Acidic, boss. Madalas! Anyway, so, automatic naman yan kasi they are one of the, gumagawa ng contents ng robust prank, di ba? So, nagustuhan ng mga tao yan. May mga trending, mga trending contents sila. Lastly, siguro, ano na lang yung mabibigay inyong advice sa mga aspiring content creators and existing content creators katulad. Ikaw muna. So, yun guys, lagi nyo lang tatandaan na maging kayo, kung sino kayo, ipakita nyo talaga kung sino kayo. Mas maganda kasi kung totoo kayo sa sarili nyo yung pinapakita nyo. Kasi kung ano kayo, yun yung nakikita ng tao sa inyo. Kasi pag kunyari nagkasalubong kayo, ganyan pala si mataray pala. So kung sino kayo, ipakita nyo lang siya, just yes. Go with the flow. And pagka nagkaroon ka ganyan ng violation, huwag kayong matatakot guys. Nandiyan ang creative and huwag kayong susuko kasi ako, talagang inisip ko na yung pasuko na talagang kasing nasa isip ko, hindi na kayang ayusin. So, baka wala ng pag-asa, pero dahil nga po sa CreATV, nagkaroon ng pag-asa yung ating page, kagaya nga kahapon na ayos siya. Yes, finally. So, lagi lang tayong mananalig sa Diyos na, at lagi magdadasal, dahil kaya binibigay ni Lord yung mga problema kagaya nga ni Togo, dahil hindi, alam ni Lord na kaya nating nagpasan niya. Correct, tama yun. Ikaw naman, Togo. Guys, upload lang kayo ng upload, doon yung pansinin yung dollar, saka nyo naiintindihin yung pag na-monetize na, o kaya... satisfy na yung... Correct. Build muna ng... Build muna ng... Fan base and mga supporters sa manonood ng content. Saka guys, magtiwala kayo sa sarili nyo. Kasi yun number one. Saka si God. Correct. So si God, ang pakatotoo, saka magtiwala sa sarili. Yan yung mga advices ni Togo, saka ni Adeng. So guys, if ever interested kayo to attend our Unleashing Creativity Seminar, just message lang po yung ating creativity management inc. for details and registration. And kita-kits po tayo sa event and sa susunod na creativity contents natin sa iba pang creativity content creators. Thank you! See you!